Mga kaibigan na kasalukuyan, kaninang madaling araw sa oras natin dito sa Pilipinas ay naglandfall na po ang kinatatakutang napakalakas na bagyo sa kasaysayan ng ating daigdig, mga kaibigan, na umabot po sa Category 4 at baka daw umabot pa sa Category 5. Napakalakas po nitong Hurricane Beryl na talaga namang pasalamat po tayo at hindi dito sa ating nangyari sa Pilipinas. At mas malakas pa po ito sa Yolanda, mga kaibigan, yun ang sinasabi nila. Na talaga namang nag-iwan ng mga maraming pinsala, mga kaibigan, at talaga naman tuklap ang mga bubong, ang mga yero, nagliliparan po, mga kaibigan, talaga napakalakas. Nakakaawa po ang mga nangyari dito sa mga nakatira sa Caribbean islands, na talaga namang very devastating itong Hurricane Beryl na ito, mga kaibigan. Ang daming nasira. Umabot po sa 35,000 ang mga pamilya na nawalan po ng kuryente, at talaga naman po ang daming nasira, ang daming ari-arian, karamihan po ang mga bahay, nawasak po lahat sa sobrang lakas nitong bagyong ito. Ayan, nakita nyo naman po, nagdidiparan po ang mga yero, talagang tinutuklap ang kanyang bubong, mga kaibigan, talaga po napakalakas. Kaya ang sinisisi po ay ang climate change. Ito po ay dahil sa pagbabago ng ating panahon, talagang nasisira na pa ang ating daigdig. Kaya dapat yung mga ibinubugan natin mga usok, dapat bawas-bawasan natin hanggat maaari kung magagawang panamparaan. Hanggat maaari magawa na ng paraan upang ang ating mga susunod na henerasyon ay hindi dumanas ng napakalakas na pinsala sa ating daigdig, mga kaibigan. At higit sa lahat, panalangin po ang ating kailangan. Kaya talagang nakakatakot po, mga kaibigan, itong ganitong klase ng bagyo na napakalakas, dahil lalo na dito sa atin sa Pilipinas, kasalukuyan pag-ulan tayo, at sinasabi nga nila La Niña, kaya dasal-dasal at ingat-ingat, mga kaibigan, dahil talagang we have no place to go na nga, sabi nga, dahil nga talagang sa nangyaring climate change sa buong daigdig, kung sa ibang lugar ay binabagyo, binabaha, ibang lugar naman po ay talagang parang disyerto sa init, marami po ang namamatay dahil sa heat stroke at sa sobrang init na nangyayari. Talagang wasak na ng ating daigdig. Kaya kung magagawan pa natin ang paraan, mga kaibigan, magsama-sama tayo, magtulong-tulong na mabawasan ang mga emission, gas emission na ating pinapakawalan papunta sa atmosphere, dahil ito po ang nagpapabago sa ating panahon. Kaya mga kaibigan, panoorin po natin itong nangyaring Hurricane Beryl na napakalakas dito po sa Caribbean at sa ibang parte ng Amerika. Panoorin po natin hanggang dulo, mga kaibigan, upang magkaroon po tayo ng idea kung ano ang ating mga nararapat gawin. Maraming salamat, mga kaibigan. Thank you for watching. At muli sinasabi sa inyo, mga kaibigan, please don't forget to subscribe, like, and share. Bye-bye everyone. God bless and keep safe. Panoorin po natin hanggang dulo itong Hurricane Beryl na talaga namang pinakamalakas sa kasaysayan ng mundo.
So ayan po mga kaibigan ang mga iniwang ari-arian na nasira nitong bagyong Beryl na talaga namang naminsala ng todo dito sa Caribbean Islands at sa ibang parte ng Amerika mga kaibigan. At ito po ay inuulit ko, isang napakalakas na bagyo na nasa category 4 na umabot yata ng category 5. Mas malakas daw po ito sa Yolanda, kaya ang dahilan po ay walang iba kundi ang climate change. Kaya ipagdasal po natin ang lahat mga kaibigan.